Okay mga tugang, dai na kita magparahaloy. Magpuo na kita sa satuyang programa. Inod sa gabos ang pagbati sa satuyang mga tugang na nagdadangog asin nag-aantabay. Duman sa Luzon, Visayas, Mindanao, digdi sa bayan ng Verac, probinsya ng Catanduanes, sa 27 barangay ng Karamuran, asin duman sa opisina ni Congressman Cesar Sarmiento and staff, Governor Joseph Kua, and to Vice Governor Shirley Abondo and staff, to the legislative bodies and staff, and most especially to the PBMLP Chairman Catanduanes Joseph Alrandi Wong and staff, and also to the different offices in the province sa PTO kay Sir Neil Del Valle, Manoy Tony Frias, Territorio Grace Mamierna, and kay Provincial Treasurer Juliet Tasara, and all the employees, and also sa Provincial Budget Office kay Sir Nonong Pastor, kay Ate Ning Guerrero, Ate Tilay Almohela and Kuya Merit and Kids, to Ate Vibs Balidoy and Kuya Arnil with Kids, to Gold, kay Ate Vic Vic, kay Manoy, Manoy Con, De La Rosa and Family, and others, and also sa Accounting Department, sa Provincial Assessor's Office, especially kay Provincial Assessor Milagro Sarmiento, and nasa Roman ining Karamuranon, na sa mga masunod na aldaw sa tuya may siyang makakaibanan. And good morning and happy listening sa Green Gate Compound Real Estate. Happy listening to June Susie 2, Lani and Kids, Auntie Liti and Ling Fradas, Judith, Ate Ruby, and Brother Mulong. So different establishment dito sa Verac na nakatutok sa programa ta. Diyan sa public and private vehicles with radio set na nakatune in din. Diyan sa Verac Public Market, as in sa Tres Marias kang Karamuran na namamayo, kay Mayor Agnes Popa, Vice Mayor Glenda Aguilar, and kay Chief of Police Christine Llorin, and the Sangguniang Bayan members. Good morning and happy listening sa Buena Family dyan sa Santa Cruz, Verac, kay Engineer Nuli and Mrs. Leonor Torbolincia sa San Isidro Village, Verac, and sa lahat ng mga Karamuranon sa iba't ibang sulok ng mundo. Happy listening Luzon, Visayas, Mindanao, and doon sa mga nakatutok digdi sa DWFBFM 96.7 Radio Periodico, ang bagong paborito. And you can even listen us live via www.ojo.com and look for Radio Periodico and sa kanilang Facebook account and sa youtube.com. Okay mga tugang, sa tuya nang ipapabisto sa indo ang sakuyang kaibanan sa mga oras na ini. Ini po sarong taga-Karamuran, guwapuhon, as in bistado ko po ining maray. And kumbaga, saro siya sa nagtaoning onra, and maipagmamalaki na saro siyang Karamuranon. Ipapabisto ko po siya sa indo, sa liwat. Good morning po kay present Municipal Councilor of Verac, Neil Asanza. Good morning po, Councilor. Good morning, Cherry. It's an honor for me to be invited as one of your guest of your program. Okay. Duman po sa nagdadangong sa tuya sa mga oras na ini, ini po si Councilor Neil Asanza. Presente po siyang Municipal Councilor kang LGU Verac, pero tubo po siyang Karamuran sa Karamuran Proper Barangay Buthuan. And sa tuyang istoryahan ang mga achievements niyang naginibo since then up to present. So ano po, kumusta po Councilor Neil Asanza? Kumbaga, iistorya mamat po sa tuyang mga tagahinanyog kung paano kita nakaabot sa arog kaining, kumbaga, very successful kita sa tuyang pagbuhay-buhay. Not really as successful, ano, dahil medyo gaagi pa kita ng diit pang pagtiyos. But anyway, yung sabi mong achievement, na-achieve kuman ang one of the member of the Sangguniang Panlalawigan for 3 terms. Pero before that, I was elected Sangguniang Bayan of Karamuran noong 1992 and 1995, and then ako nag-re-election ka ito because medyo nag-git sa pag-business. Mm-hmm. And then nagbalik ako noong 1998, na-elect na naman uli ako ng Sangguniang Bayan to 2001. Mm-hmm. From then,
medyo putol-putol lang ang pagtao ko ni serbisyo duma sa tuyang munisipyo. And noong 2007, nagtapos yung term ni board member Rafi Sunyega. Mm-hmm. Naka 3 terms din siya. Kaya sabi ko, dahil na yata kita ning representation sa Kapitulyo. Opo. So, nag-aspire ako na maging member ka ng Sanggunang Palawag. And then, medyo sinerte naman kita. Mm-hmm. Natapos ko man sa kuya ang termino for 9 years. And then, after that, I was supposed to come back in Karamuran para doon ako magkandidato. Pero dahil nahiling ko man, medyo kaipuhan pa ng magtawa ako ng nakulang atensyon sa kuyang pamilya, nagpapa-eskwela pa kita, Shiri. Mm-hmm. Kaya dito na muna, sabi ko, minabuti ko, sabi ko, dito na muna ako sa Berak. Okay. And siguro, someday, somehow, pag medyo natapos ng, patapos ko na sa kolehiyo ang mga aki ko, igwa siguro yan yung time, if God's permit, mm-hmm, na mabalik ako pa ng Karamuran to serve yung sa kuyang munisipyo na nakagisnan. Okay. So, duman po sa nagdadangog sa tuya sa mga oras na ini. Ini po si Councilor Neil Asanza, saro po ining aktibong nung kabataan niya, pero sa bagay bata pa man siya ngunyan, during his youth day, saro po ining aktibo sa youth. Di po ba sa as ikaw po ang naging kumbaga nagpuon po sa imo ang pagiging youth leader, as a youth leader, and yun nga lang, sa pagiging youth leader mo, doon ka nakilala, doon nakilala ang isang Neil Asanza. So ano po ang maikukumpara mo ka itong mga panahon sa panahon po ngunyan as a youth? Grabe ang pagkakaiba, Sherry, ano? Kaito as youth, medyo talagang grabe ang sakuyang pagsunod sa mga abiso kan sa tuyang mga magurang, sa sakuyang mga tiyo. Kaya siguro medyo nahubog kitang medyo iguaning direksyon. Okay. Oo. So bukod dyan, talaga sigurong nakaakibat na sa sakuya na maging leader. Dahil poon pa kan ako mag grade 1. Mm-hmm. In fact, si mama mo naging advisor ko yan. Mm-hmm. Paborito ko yan sa kuyang teacher. Mm-hmm. Paborito man ako kayan dahil ako aktibo kaya sa mga recitation. Mm-hmm. Kaya paborito ko ka ni ma'am. Poon ka ito po ni grade 1 hanggang grade 6. Pero may akong presidente ni homeroom. So talagang nakaakibat ko na talaga yung mag-lead talaga. No? And then, nung high school, ganun din, from first year to fourth year, pirmi ako ang presidente ng class, mm-hmm, and then ako ang naging core commander, naging student, president ng student body organization pa kayo. Mm-hmm. Kaya talagang siguro, talagang yun ini ang tumbukan sa kuyang puturo na talagang ma-involve sa politika. Mm-hmm. Kumbaga sa istorya po ni Council Municipal Councilor Neil Asanza, aki pa po siya nahihilinga na someday he will be a leader. Not only so kumbaga nag-start siya, aki pa siya, naging leader na siya ng different organizations, and ngayon sa presente nahiling na talaga naging siyang isang good leader, not only in the town of Karamuran, kumbaga nag from Karamuran, serving Karamuranons, nagpunta siya sa probinsya and nagserbi siya as provincial board member for naka three terms ka po, ano? 3 terms, 9 years. Imagine, oh. So Karamuranons should be proud of you. Kasi kumbaga for 9 years, so ibig sabihin 2 terms. First term na kumplito mo yung tatlong ano, ganon, tapos oh, 1 term equivalent to 3 years. Opo, so naka 2 terms ka. 3 terms. 3 terms. 3 consecutive terms. Oh my God, see? Oh, so 9 years. So maipagmamalaki natin si Municipal Councilor Neil Asanza, not only in our town, presenting dito sa Berak po, Councilor. Ano po ang committee na hinahawakan mo sa Berak? Ako ang committee chairman ng Committee on Ways and Means. Mm. Ways and Means. And committee chair on education.
So kaya, dalawa po palang kultiba ang kinakaputan ni kaya Kasi. Talagang medyo kaipuhan ko maging aktibo para magdakula ang income kan sa tuyang munisipyo. In fact, sa laog ka na 7 bulan ko bilang konsyal ni Birak, naayos ni Sangguni ang Bayan ang revenue code. Kaya lang medyo dahil pa napapublish. So, bago ming parang general revision ka na revenue code. Kaya lang dahil pa na-implement ko niyan dahil dahil pa ni publication. Okay. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, siya po talaga ay very active na we can say as a public servant, aktibo po talaga siya. Kumbaga, sabi ko nga ni, saka nagpapasalamat po ako kay Councilor Neil Asanza dahil siya nagduwa-duwa na maimbitaran ko siya digdi. And gaya ng sinabi niya po, and kung duman po sa mga nakakadangog ang apo niya po sa Ko Cherry, kasi sa karamuran, yun po talaga. Kumbaga, ang mga close friends ko at saka mga close ng mga nakakakilala talaga sa akin, they call me Cherry. And in a social media and media organizations, they called me as Chesa. So, it says kung gaano kami magkakilala, gaya ng sinabi niya po, hanggang noon, hanggang ngayon, palagi siyang bukang bibig ng nanay ko kasi ang nanay ko ay isang teacher ng grade 1 and my mother is very happy of Councilor Neil Asanza's achievements. Kumbaga, proud na proud din sa kanya ang nanay ko. And kumbaga, sa mga nagdadangog sa tuya ngunyan, nagdakula man ini si Councilor Neil Asanza. Kumbaga, bako man na masasabing, so arog bagang niya na nag-aradal na talagang, anong apod ka yan? Mga professional students. Nga, opo. Kumbaga, talagang nagsikap siya. Kung ano man ang... Self-supporting. Opo. Naabot niya ngunyan, talagang pinagsikapan niya. So pwede po sigurong ma-inspire mo ang mga nagdadangog sa tuya ngunyan ng mga youth, Councilor Neil. Yes. Na kumbaga, how you strive hard to reach who you are and what you are now. Oo, sa mga common tang bigasabi bagabiga advice na bakong hindrance ang pagtios na pwede ka makatapos mag-eskwela, kaya mo ma-achieve yung goal mo sa buhay. It's a matter of discipline lang and then determination. Correct. Oo. So ako because I am determined talaga na makatapos ako. So, nagluwas ako ng Manila after my graduation sa high school. Naghanap ako ng trabaho. In fact, medyo talagang masalimuot. Talagang grabe ang ginugol kong panahon. Dahil trabaho ako, ga-eskwela ako. And then, sa ilak ni Mahal na Diyos, medyo natapos naman so pig adaranta and then ito napatunayan ko man na at least saruman tabing responsibleng tawo dito sa tuyang komunidad. And siguro sa mga oras man na ini kumbaga sa inagina ni Councilor Neil Asanza kumbaga hubog na siya na panday na based on experience kung paano siya makiiba sa mga tawo. Kasi, kumbaga, as a public servant, lalo na nasa politika ka, iba-ibang klaseng tao ang makakasalamuhan niyo. Yes, correct. Niyo po. Yan ang kapital ng mga politiko. Siyempre, number one dyan ang pakikapwa. Dapat, pirmasan na kitang daog. Sinda ang mga maurag. Okay. Ako, yan ang prinsipyo ko na pirmasan na akong daog, sinda ang maurag. Okay. I do not consider na ako ang akong maurag. Yung mga bigas serbihan ko, sinda ang mga maurag. Sabi nga ba, a good leader should be a good follower. So baga, sabi nga, bago mo masasabi na ikaw ay isang magaling na leader, dapat magaling at marunong ka ring tagasunod. Di po ba? Tama kaya yun, Councilor? O, tama yun. And, Councilor, igwadigding nag-text, ano, sabi na, hali sa 2912. Good morning to my good friend, Municipal Councilor Neil Alanis Asanza.
Alanis, ngunyan ko lang naaraman na Alanis po pala ang middle name mo. Ano? De, bien, kaya lang siguro gasugot maning Alanis. Ano ba tong Alanis? Asansa. Kaya siguro nagsugot siya ng Alanis. Okay. And sabi niya, one of the brilliant SB member Oya Sabirak, SB, a certified karamuranon, born leader, and a good friend. Wow! So may talagang, kumbaga, sa mga nagdadangog sa tuya ngunyan, thank you very much po. Kasi sa text message mo, garo talagang inaano mo man na kilalang-kilala mo po si Councilor Neil. Salamat sa natabi, sa nag-text. Konsisay ka man. Thank you so much. And ali po digdi kay 282871, sabi niya. Ay halata. Kumbaga naka-live kaya kita sa ano sa Uswag Admin's chat room and nakikita natin ang mga admin. Ito po si gusto ko munang batiin yung mga admins natin na with your permission Sir Neil ano. Okay. Ang Uswag Karamuran admins, ang head admin for OFW is si Mr. Romel Talion, admin for OFW Ana Belasales, admin Ron Sales. And dito naman sa Philippines, head admin, walang iba si Ronald Eusebio Dominguez, admin Ryan Del Barrio, admin Ariel Guerrero Yubra, admin Julius Miguel Lopez, admin Raymond Molod, admin in sports Justin Francisco, and our assistant head admin overall is si Ms. Zai Chukson Yanan. Sinda po municipal councilor ang admin kang Uswag Karamuran, and kumbaga before, bigyan po kita ng konting info about sa Uswag Karamuran. Mm-hmm. Ang Uswag Karamuran po ay hindi po siya LGU. Ito po ay non-government organizations na nabuo through social media and composed of different Karamuranons sa 27 barangays here and abroad. And our main goal also here is to, kumbaga, bigyan ng ang tawag dyan, recognition, merit yung mga taga-Karamuran na nagtaoning onra sa satong bayang Karamuran, as in yung mga naging successful man na ipagpamamalakita. And also, with the help of different kind of people na, lalo bang ngunyan, municipal councilor, madali na ang fiesta sa Karamuran. Baka makapiesta ka na naman sa ato. Siguro haloy ng panahon na dahil ka nakapiesta sa ato. Every year. Basta piyesta ajan ako sa Karamuran. Di pwedeng di ako magpunta doon. Mm. Oo. So okay. Siguro chesa na. Okay. Oo. Bigyan congratulate ko yung Uswag Karamuran ano, and then founded by you ano, ikaw pala ang founder nito, and then sa mga bumubuo, yung mga staff ng Uswag Karamuran. Opo. Minsan medyo gatagabukas man ako ng Facebook. Opo. Medyo na babasa ko man yung mga accomplishment nyo. Opo. Na talaga sabi ko, yung pag-care sa tuyang munisipyo ng Karamuran. Mm-hmm. Oo, na siguro mag-serve man kamo, not only di sangguni ang bayan, the check and balance of the executive, mm-hmm. but ito pong issue, yung inyo pong non-government organization, mm-hmm. inyo pong Uswag Karamuran, na at least mariparo kung ano man ang mga bagay na riparuhon para sa ikauswagan sa tuyang munisipyo. Okay, tama po. Oo. And then, minsan, bako sa nang magahiling kita kung anong sala. Okay. And sometimes, we can also suggest yes. For the good of our municipality. Opo. Kasi kumbaga, sabi ko nga, noon pa man, before we start our program, ang Uswag Karamuran sa Radyo Periodico, we are more on constructive developmental suggestions and ideas, not only to criticize, yes. kumbaga yung, kung minsan kaya, garo, ang kadakot ang nahihiling sa mga negatibong nangyayari sa sarong banwaan o sa tuyang lugar, how about kita, na mga Karamuranon, ano kaya ang naiisip naman para makatuwang kita? Kumbaga, based on my principle in life, huwag nating iasa lahat sa mga nakaupo. Yes. Kundi kailangan siguro magtulungan tayo, kumbaga ang pinakadakulang bagay-baga, nagpupuo niyan sa sadit. Kumbaga, siguro mga idea, mga suggestion, kumbaga dai nahihiling ka sa tuyang mga lideres na sa paghiling nindo sala, kung may nahihiling kitang medyo magayon,
We are free naman siguro na mag-suggest sa mga leaders na sa namamayo sa atong banwaan kung ano ang makakatabang. Yes, of course. Mga constructive ideas. Yes. Minsan nga, in fact, pag nagahilingan kami ni Mayor, minsan kinikriticize ko siya. But in a nice way. Constructive. Hindi. Nagre-recommend ako ng kung anong dapat. Opo. So, so it's up to her kung susunod doon niya. Take it or leave it. Opo. So, ganun eh. Kasi andun pa rin yung pag-care ko bilang karamuranon. Opo. Nasa puso. Lalo pag nakadangog ako ning medyo kalain sa sako yung pagdangog, sabi ko, dapat magkong arog kayan. Pero dapat arog kayo ni. Okay. Yan. So, kumbaga, ang masasabi ko man, kumbaga, sabi ko nga ni baga, igwa kayang duwang klase ning pag-criticize ning sarong bagay. Igwa dyan ni sabing para to criticize para maraot ang sarong tao. Igwa man ning to criticize for the good. Kumbaga, mas tau ano kaya kung mas tau antaning ning time kasi kung baka bako lang sa karamuran, it is also applicable not only in our town, to our province, to our nation, kumbaga sa pang-ural daw tang pagbuhay-buhay, na sabi nga ako naniniwala ako kung talagang tunay ang sarong tao sa imo, da iyan matatakot na magtago o magtaram sa imo, even though it hurts, basta yung ma-guide mo lang siya sa tama and mag-suggest ka. Hindi yung, di ba may mga tao naman na puro praise words, baga puro magagandang salita ang maririnig mo, pero pagtalikod mo pala, kung ano ang sinabi niyang kagandahan, pagtalikod mo pala, siya pala yung anay. Mostly kasi siya sa ano, sa mo yung mga politiko, siyempre pag mga pang-staff mo, maski sala na bigagibo mo, dahil ka pa, sa taraman. Oo, tataraman. Opo. Eh ako naman, iba naman ako. Halimbawa, ako talaga, kung ano ang nahiling kong sala, kasasabi ko, and then, antimano, matawa ako ning kung anong dapat nagibo. Correct. It should be like that. Yeah. Pero mas magayon siyempre talaga yung tatawan taman siyempre ning importansya yung mga magayon na naginibuhan para at least mas lalo nakakataon ning inspirasyon sa satuyang mga leader. Na kasi bisan igwa man kaya baga ni mga tao na puro sa nagapagparahanap ning mali. Correct. Opo. Dapat tawantanin dakulang pag recognizar so sarong magayon na performance ni sarong mga leader. Ayan, tama. Kumbaga, what if we're just going to recognize tawaning merit so mga nagibuman ng mga maray kasi sa paghiling-hiling ko ngunyan parang minsan lagi di ba perming natataram na politika. Hindi natin alam doon sa mga hindi masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng politika. Politika is politika. It is not because you are in the other party, you are red, yellow, blue. Kumbaga, politics is a group of people na kumbaga hindi mo titingnan yung porkit siya ay hindi mo nakasama. Wala kang nakikitang maganda sa kanya. More on negative ka. How about, siyempre hindi ako naniniwala na ang isang tao ay perfecto. Kumbaga, as a human being, karapatan kaya natin yon. Kumbaga, ipinanganak na tayo na ganon. Pero, makikita freedom mo. Freedom of expression. Yes. And makikita mo rin kung gaano katotoo ang isang tao sa'yo dahil hindi siya matatakot o mahihiya na magsabi sa iyo na boss, parang namamali ka po. Ako ay kumbaga tao mo lang ako, pero may naririnig akong ganito against sa iyo. Ano kaya tingnan natin, alamin natin kung ito ba ay may magagawa tayo sa bagay na 'yan. Not because kumbaga ang tawag natin dito dahil boss mo siya. Kahit may naririnig kang mali, instead na kumbaga maging enlightenment ka sa boss mo, ikaw pa ang magti-trigger o magpo-provoke na boss, itong taong ito ay nagsabi sa iyo ng ganito, kailangan ito patahimikin. Hindi pwede yung ganyan. Opo. So, kasi kumbaga konti lang tayo sa mundo,
kagaya ng team song natin, tayo ay tuldok lamang. So, we are here, kumbaga, gawin natin yung obligasyon natin, responsibilidad natin bilang tao, and bilang, para maging okay ang lahat, hindi lang sa, para maging mabuti ka sa boss mo, hindi lang dahil para sa maging, ang tawag dito, maging, may naririnig ako, sip-sip ba? Oh. Yung ganon. Sisiraan mo ang isang tao para maging bida ka. Parang ganon. Pangit yung ganyan. Opo. So, saka, di ba, kahit saan ka pumunta, masayang maglakad kahit sa gitna ng dilim kung alam mong walang naaapakan. Mm-hmm. So, sa ngayon, sa mga nangyayari dito sa atin, kumbaga hindi lang, kasi napapakinggan tayo live sa doon sa mga inaabot ng ating signal, magandang umaga and happy listening po sa inyo. Ito po, kumbaga general issues na not only sa bayan ng Karamuran, kasi napapakinggan at naririnig tayo sa iba't ibang sulok ng mundo. And naniniwala ka po ba, Counselor, na kahit sa ang sulok ng mundo may isang Karamuranon o may isang Bicolano? Na sa mga oras na ito, alam ko na may nakikinig, may nakakapanood sa atin, na siguro mag-agree naman sila sa sinasabi natin na bilang tao, maging totoo lang tayo sa sarili natin. Dapat lang. Opo. Excuse po muna, Counselor. Meron po ditong text message lang. Basahin po muna natin. Ano, sabi, good morning, Tabi. Pwede Tabing pakibati yung mga my birthday ngunyan. Pakongrats po sa mama sa papa ko na ikasal sa May. Pakumusta Tabi yung mga kaklasikong perseverance sa PNHS. Hi sa inyo. Okay, happy listening po. And also happy birthday doon sa mga my birthday ngayon. Counselor, baka may mga kaibigan kang my birthday ngayon na kailangan mo rin pong batiin. And sabi dito, pakitanong po kay Counselor Neil Asansa kung tuloy po ba ang amnesty tax? Tuloy pa. Ah, okay. So, doon po sa nag-text, tuloy daw po yung amnesty tax sa Berak. Sa ano po ito? Probinsya yan, kasi mayroon tayong provincial ordinance. May ipinasa ang sanggunian palalawigan ng tax amnesty. Para sa mga... sa real property. Ah, okay. So, okay. Sa bagay, sa mga sa susunod na Sabado, ang makakasama natin dito ay si Provincial Assessor Milagros Sarmiento. Mas makakapagbigay siya ng detalyadong impormasyon tungkol sa pagbabayad sa buwis. Okay. Kasi nag-confirm na po siya sa akin kahapon. Doon po sa lingid po sa inyong kaalaman, ito po si Provincial Assessor Milagros Sarmiento. Isa rin po siyang bona fide Karamuranon. Mm-hmm. Kumbaga, sa mga pagpapatuloy ng programa namin, isa-isa ko pong ipapakilala sa inyo ang mga taga-Karamuran na yao na po digdi sa probinsya. And ngunyan, iinutunta mo na sa mga asa probinsya and luway-luway, mataas kita sa region, ipapabisto ta sa paagi ng programang Uswag Karamuran sa Radyo Periodico na, kumbaga, ang mga Karamuranon ay matitibay man, kumbaga saro man na mga uragan. Kumusta palang kay Head Admin Roland Eusebio Dominguez and dyan sa iyang mga magurang dyan sa Toy Toy Karamuran Katanduanes. Ito po, Counselor Neil, siya po ang Head Admin Philippines, si Roland Eusebio Dominguez. Asa siya ngunyan? Nasa Toy Toy po siya ngunyan, igwada siya dumanipigano. So, Head Admin, agtang palaboy po siya. Sabi nga, palaboy-laboy, agtang palaboy, pero siya po si Head Admin. Siguro, hindi ko na masyado natandaan ang pangaran niya dahil awat na akong... sana, seldom na lang ako magpunta ng Karamuran. Opo. Oya, sa Berak, siguro nasa 30 years na ako din di sa Berak. Mm-hmm. Kung maistoryahan, kung kaya mo lang mag-istoryahan yung plus na Berak noon,
siguro ako pagka istoryahan ko birak nun talagang birak di muna ako halata na taga Karamuran. Pero pag mga taga Karamuran, kung gusto mag istoryahan kita, Karamuran talaga yung mga gadirigardigar na bunor. Iyo po, kumbaga ang bistado po ang Karamuran, mga taga norte, sabi bunor na gadirigardigar. Nagpakawat po nga ni ako, counselor, ni mga dialect na makukuha lang sa Karamuran. Mm-hmm. Mga past days, sa mga past programs, may pakawat ako. Tako minsan, may on and off man kitang pakawat pindi sa satuyang programa, dipindi sa satuyang sponsor, yung mga dialect na nakukuha sana sa Karamuran. Arog ka itong tiyando, sa Karamuran lang yan makukuha. Napoy-poy. Napoy-poy yan. Kung baga, inaantok sa ano... gusto ko man palang batiyon si head admin of Proud Karamuranong kita kay Asili Mackay. Kilala mo po siguro yon. Si Ate Betty. Si Betty. Sabi niya batiyon ko man daw siya. Siya daw yung pinakamagayon kong pinsan. Saka iguan na palang kitang new admin sa sports. Kumbaga nagkaiguan naman kami ng bagong admin sa sports. Kumbaga siya ang mamamahala naman sa sports sa mga maabot na programa kanoo sa Magkaramuran, mm-hmm. si Jestony Francisco. Okay. And sa mga masunod magkakaiguan naman kita ng LJU representative sa Uswag Karamuran. Kumbaga siya naman ang magpapaabot sa tuya ni mga kung ano man ang pwede nilang itabang sa Karamuran. Kasi mm-hmm. gaya ng sinabi ko, Uswag Karamuran is non-government organization. Mm. Baka po, Counselor, igwa ka pa ni mga pwede mong ipa-ads o kung may mga project ka po na gusto mong ipaabot sa itong mga tagahinan nyo, welcome ka po na tawanta ka ning moment. This is your moment po. Kumbaga, samantalahin mo na po ito. Yung iniisip ko kasi, Chesa, is since na yung programa mo is tungkol sa yung Uswag Karamuran, mm-hmm. Mag-istoryahan kita ning ikaw ka-uswag ni sa tuyang munisipyo. Sige po. Oo. Ako naman, although maski uya ako ga-serbi sa Birak, sa Ngunyan, pero day man siyempre ako nakakalimot sa Karamuran. Okay. Na at least ga-contribute ako kung anong mga bagay na dapat... gibuhon sa satuyang munisipyo. Dahil medyo, sa totoo lang, medyo nakakamundo mm-hmm. na ako kasi mahilig ako sa agriculture. Okay. Yung sa Karamuran, medyo namamasdan ko kaya na medyo ang mga bigabakal dyan na mga gulay, puro na hari sa Birak, hari sa Divisoria. Mm-hmm. Sabi ko, sana matabangan ang mga farmers na magtanong-tanong man lamang, mm-hmm. maski sa mga backyard gardening. Sabi ko dapat seryosohon man ng gobyerno na matabangan ini sa tuyang kuan. Paano siguro bagay ang Karamuran day yata ga since nung magretiro na si Manny Mulo na Fernandez, opo. Yung municipal agriculturist, day na bigapil apan. So dapat igwa permanin ni municipal agriculturist ang Karamuran. Hindi kadakula ang land area ng Karamuran. Opo. One of the largest land area yan sa probinsya ng Catanduanes. Mm-hmm. Nakakalungkot na ultimong gulay gabakal pa kita sa luwas. Opo. Oo. Kaya dapat siguro seryosohon ang bagay na yan. Mm-hmm. Uya na uya si sa Birak. Ako, ga-enjoy man ako dyan sa Sangguni ang Palalawi, ay sa Sangguni ang Bayan. Oo. Dahil magayon man ang samuya dyan ng mga diliskusyon, pag-ilibahan. Because sa mga mahigos, buda mga maalistoan sa kuya mga kairiba. Mm-hmm. Sa pamumuno ko na samuyang Vice Mayor, si Dr. Arlene Arcilla. Mm-hmm. Oo po, siya po pala ang Vice Mayor. Oo. Ng... Birak. Opo. Kaya sana ang Karamuran masundan ang munisipyo ng Birak dahil medyo advance na ngunyan ang Birak. Mm-hmm. In fact, dahil na maawat ipapasarminay so maging city. So hindi pa yan sa isip natin na city na yan. Mm-hmm. Wala pa muna yan. Masyado naman ako excited. Oh, hindi. kasi ang importante lang kasi maipasa natin yung development plan mm-hmm. ng Birak. Mm-hmm. Comprehensive development plan. Opo. Kasi yun ang guide para at least siyempre number one na pinopromote natin ngayon na tourism. Opo. And then siguro pag naipasa yan
malaki ang malaki ang mga pagbabago ng Dirac. Lalo siguro sa mga masunod na taon. And sana mai-apply din yan sa ano natin, no, sa bayan ng Karamuran. Bayan ng Karamuran. Oo. And also time check po muna kita. Ang oras ko niyan, alas 11:42. Mandali sa na para ni oras, ano? Iyo po, sabi ko nga ni, data na aaraman. Kumbaga sa sarong segundo po nga ni, kadakol ni nangyayari, ano. Pero igwa kita din din ang time check, ano. Sabi ko, you're still listening to the Oswag Karamuran sa Radyo Periodico, DWFBFM, 96.7, ang radyo paborito. And this time check is brought to you by Remy S. Saldoa, English-Italian Interpreter, Department of Tourism, Manila, Project Sales Manager of Mahar Group of Companies, Karamuran Branch. So, siya po ang satuyang ano, sa time check na ini. And also, again, PBM, sa imong mga nakikita, in kumbaga sa IPBM pati. Okay lang. Dati naman IPBM. Council, eh. Oh. Kumbaga, magayon po iyan dahil kumbaga sa experience mo, nahihiling mo, makakatao ka ng ideya para maipaabot man duman sa satuya sa banwaan ng Karamuran na maging kapaki-pakinabang. And tama po yan na kumbaga sa Karamuran, kumbaga sentro man ini ng agrikultura. Kadakol duman ng pwedeng mapagtanuman siguro, and nahihiling ta kung siguro masuportahan ini ng maayos, pwedeng, arag kang sinabi mo po, bako lang na makapauswag sa tao, kumbaga magiging productive pa, kaibanan ang pag-uswag ng banwaan ng Karamuran. And para maghiligos. Opo, maghiligos. Ngunyan kaya baga, Councilor Neil, parang kadakol na ngunyan ng pagbabago talaga, ano, lalo ngunyan na new technology, kumbaga kadakol na ngunyan ng technology yung nararanasan tao, which is, magayon man, kumbaga tama man, saka na masasabing dahil naman kita napapahuri sa teknolohiya sa mainland. Pero kuminsan ang nahihiling ko ngunyan, lalo bako man nasa pag-ano, muroon ang kaputnan ngunyan ng tao. Puro gadgets. Gadgets. Imbis na ma-ano, masapna na. Matanom. Matanom. Nakipag-textmate, nakipag-chat. Hindi, kayo po, iguanin time. Opo. Sa pagtanom. Samantalang pag-aga, pag-hapon, na marimpoy, pag-aliyon siyempre ang pagtanong. Okay. Ako nga ni Digdi sa Birak, maski uya ako, nakilate ako dyan. Oo, kasi dua nasanay ka. Nasanay talaga ini si Councilor na. Eh, nagdakula akong paralati talaga. Opo. Baka kinasanayan na. Ang magurang ko para nasa bukid talaga. Masi idip daw po kita tabi, Councilor, sa tuyang Oswag Karamuran account sa Facebook. Gusto ko pong batio ng good morning and happy listening kay Admin Ariel Guerrero Yubra, kay Andrew Talion, kay Maricel Talion Adriano, kay Romy Clemenia, Kadel Rosyutan Belda, kay Cherry May Jacob Solero. And also, good morning and happy listening po kay Manoy Neil Asansa, da ipaman giraray gabago ang sa iyang kagwapuhan. Ari po yan sa ano inita naka ano, dai mo na lang po sa tabi founder of Sabihon ang sa kong pangaran. Manoy Neil, keep up the good work po. We are very proud of you. Sabi ba niya, sarong member ta sa Oswag Karamuran. Mm-hmm. Nakanood live. Thank you, thank you. Sa ano ta, sa Facebook account. Uh-huh. So, yan. And also, ano pa ang mga yaon digdi na uro istoryahan. Sabi, ano na pala, ano, piriestahan na. Oh, kung ano naman kita, ma-alumni. Yan, alumni na naman, sigurado. Ano yaon mandigdi ang pasasalamat ni Admin for Sports, Justony Francisco, sabi niya, salamat sa pag-induroso bilang saro sa mamumuno kang sports digdi sa grupo na ini, maski igwa ako sa diring group, pero nagpaisi ko na ako bago ko ini tinanggap. Sana ikan kita mga player na mabubuo kung ano ang event na kaya taman sana labanan sa pagtuwang kang grupo na ini. As in sa member digdi, lalo na sa grupo ko sa Bisayo,
Sigurado. Taigwa pa man po ni ano, ang sa social media, kadakol na po niya ng grupo ang Karamuran, iwang BCU, ang basta Karamuran nun, Uragon, na ang had, ang founder ka iyan, saro man nakabats ko si Bong na sapi ko, as in ang proud Karamuran nun kita, na kumbaga saro man ako sa pioneer kang naging... Si sa'yo na nga dito sa sport? Si Admin Gestony Francisco. Gestony Francisco. Opo. Si pakisabi mo kay Gistoni na from time to time mag-istoryahan kami dahil aram mo ako, saro ko man na advocacy ang sports. Okay, so... In fact, hanggang ngunyan, kakawat pa ako ng basketball. Opo. Pero bako unang para mag-urag kita, kundi physical fitness para masusner, mamantener ta ang satuya, maging makusog na pangangatawan. Opo, so nagpapasalamat man si... Admin Gestony Francisco sa sinabi mo po kasi nakikinig sinda live. Okay. Sige, magpa-share ka sa kuya para paghuronan ta ang manungod sa sport sa Karamuran. Dahil sa totoo lang mga youth nita diyan sa Karamuran, medyo kadiit na sana ning na nag-engage sa sports. Mm-hmm. Di ko aram po sa isa na sinagapay porunta pero kasi medyo baka napapabayaan na rin sa tuyang mga leader dyan na matawaan man yung pansin ang mga hobby na sa nga running sports. Hmm. Kasi di ba may ano din yan, may committee. Dahil na basketballan duman sa plaza, dahil na. Yun lang. Tahanggang ngunyan. Kansyal ako ng Karamuran na nag-tugdok ako ng basketballan. Opo, nagirumduman ko ito. Magayon baga pag-arog kaya na kumbaga nagtitiripon-tipon ang mga youth duman sa Karamuran, gakarawat ng basketball. Kasi naaano man ang banding kan sa tuyang mga youth duman, kan mga grupo na kapakipakinabang. Mm-hmm. Bako na so maano sinda sa vices, kumbaga sa mga bisyo, imbis na magtarabangan, suportahan, siguro dapat din po yan nasaro sa mga i-ano kan sa tuyang mga namamayo sa... sangguni ang bayan. Sige. Po dapat ang maski uya ako ano, sa Berak matuwang ako masuporta ako sa okay sa so sports. Palakpakan tayo dyan mga ka-member Oswag Karamuran. Admin Gestony Francisco, very willing po si Municipal Councilor Neil Asansa maski ako siya digdi sa Berak, matuwang po siya sa Indo. Digdi sa munisipyo nin Berak gapara tuwang ako digdi sa nga running sports. Mm-hmm. In fact kadakol ang sa kuya na balihan digding mga sports organization. Mm-hmm. Mga honorary member ako. Ngunyan, aktibo ako membro ng Berak Sports Club. Membro ka na Palta Sports Club, Baliti Sports Club. Okay. Buyo. Igwa din po o yung nagpadara ng text message po. Sabi, pakihapot mo din po si Councilor Neil. Legacy niya bilang PBM and SB member Karamuran. SB member Karamuran. Yeah, naging konsyal kaya ako bagan Karamuran. Okay. So duman bisis. Opo. Tapos yung legacy niyo po bilang PBM. Mm-hmm. During your time siguro po nung naging PBM ka. And saka yung naging SB member ka. Ito po ang hapot niya, legacy. So ibig sabihin kung ano po ang nawalat mo na legacy bilang SB member ng Karamuran, tapos bilang naging PBM. In terms of legislation o performance? Siguro, in general. Ako, oo. Kan ako na-elect na member ni Sangguni ang Bayan, mm-hmm. Actually, uyan ako kanga star sa Berak. Opo. Oo. Pero, never ako na mag-absent kasi bako ako para absent. Mm-hmm. Maski kan board member ako, bako akong para absent. Okay. Siguro sa 51 na session sa laog ng sarong taon, ang absent ko kaan, saro sana, or duwa, talaga misan day man na iiwasan. Mm-hmm. Mm. Yung legacy na bigas sabi, siguro pakihapot mo kung ano, in terms of legislation, resolution, ordinance, okay. Ay kadakol kaya. Opo. Kadakol, oh. Sige. Kaya. So duman po sa nag-text, siguro po paki-clarify kung ano daw po ang ibig sabihin o kung ano daw po ang tinatanong nyo regarding sa legacy. Oo. Nung siya ay naging PBM at naging SB Karamuran. And igwaman po. Siyempre ako, legacy ko, Chesa, ano, legacy ko sa buhay ko na ako nag-serve sa Karamuran bilang councilor for two terms. Mm-hmm. And then, legacy ko rin yung pagiging
a board member for 9 years. Mm-hmm. And then ngunyan, uyan na naman sa Birak na sabi nga ni, bako man na Birak nun, pero ang puso sa karamuran. Na-elect akong kon. Because yung nga ipig sabi mo kasubago na yung maraitang pakikapwa, mm-hmm. pakiiba sa tao. Opo. Oo. Na bako yan porque bako akong tagadigdi, di ako namundag digdi, pero baad nga ni, daog ko pa, so proprietary yung Birak nun, mm-hmm. na uya nga ni namundag sa Birak, pero dahil mga star uya. Mm. Ako, sabi ko nga, 30 years na ako nag-star uya sa Birak. Mm-hmm. So, hali man po sa 2912, sabi niya, eksakto ang sinabi mo, Miss Atole. Sabi nga sa isang kasabihan, always mistrust a subordinate who never finds fault with their superiors. Ang tawag sa mga ganyang tauhan, sip-sip. Salamat po sa kay 2912. So, iyo po ini siguro supig uro istoryahan ta kasubago. Opo, kasi kumbaga kita, igwaman kita, lalo, ako man, igwaman akong amo, igwaman ako. Kumbaga, siguro, legacy man na masasabi na binayaan sa ko ni Papa, duman po sa nakakabisto kay Mr. Gabriel Roslin, ang legacy pong nawalat niya sa kuya. So, be true to yourself. Mm. Kumbaga, never tolerate of a wrongdoing, but you can express it in, you can inform the concerned person in a nice way. Kumbaga, gabos daw na bagay, hindi ko nalilingawan si Papa. Sabi niya, pero based on my experience, kumbaga naghali man ako digdi sa, haloy man akong nawara sa karamuran, sa Pilipinas, mm-hmm. yung legacy ang nanawalat sa ko ning father ko, nadara ko kung sa'yin man ako magduman. Kumbaga talagang ang maishishare ko lang po duman sa satuyang mga tagahinanyog, be true to yourself. Kung sabi nga, sabi ni Papa kadto, kasalan pa na rin sarong tao, kung halimbawa na makulog ang buot mo sa sarong tao, na di mo tinataram o ini-inform duman sa taong makulog ang buot mo. Kasi kumbaga, dai niya man, unaware siya, dai niya aram na may nagibo siyang mali okay. sa imo, not unless na sabihon mo. Tapos kung makikipagplastikan ka lang na parang wala lang, okay. kasalan pa lang ito. So, ang naano, kaya kumbaga, minsan, na ita maiwasan na mamimisinterpret kita, mamimisunderstood kita. But the truth is, it's better to say the truth and what you feel. Kasi pangit naman na yung, kumbaga, siguro kinamulatan ko na and masasabi ko, effective po talaga ini. Maski sa inka dumuman, maski anong lahi man ang sa imong makaibanan, kung halimbawa nahihiling mo, pero ang gabus man in a nice way, in a nice approach. Dapat. Ang ano dyan, ang password, nice. In a polite manner. Yes, ganun po, in a polite manner. Sabi ko nga ni, maski king of barin pa yan, o kung presidente pa man yan, kahit sino man yan na pinakamatapang na tao sa buong mundo, basta, in a polite manner, everything will be possible. Ang approach, opo. Dapat in a polite manner. Tsaka ano ang apo dyan, kumbaga sabi nga ni, nasa how you deliver, naniniwala po ka mo dyan na, halimbawa, kung paano mo i-express yung halimbawa, kitang duwa, igwa akong mati ning buot sa imo, na kumbaga habo kung maging i-pacify yourself na makulog ang buot mo tapos nakikipagmabutihan ka. Kumbaga, pwede man sigurong sabihin ka in a way of joke or sabihin mo man na sir, baga makulog ang buot ko sa imo. Di siyempre, duman mapuon ang conversation, ang communication. So, duman na mapuon ang sabi nga ni asking why and how. Pareho yan na Chisa sa ako bilang legislator. No? Opo. Kami sa legislation, kung mahilim mo, bagi kami nag-aeriwal. Opo. Oo. Bagi kami nag-aeriwal. Pero, dahil sa approach mo, mm-hmm. pag nakikipag-interpolate ka, mm-hmm. dapat yung approach mo medyo holistic. Mm-hmm. Oo. Yan biga adaran mi ana at least baku so makikidibati ka na bagi mo na siyang susuntukon. Opo. Oo. So maging so medyo malumanay, uh-huh. aduman ang respeto. Oo, na medyo yung biga bitiwan mong
panayamon na makukuligan siya, pero di siya nakukuligan because minsan pati nahiling ka physically, biga pahiling mo siya, biga pahiling mo na cool ka sana. Yes. Pero sa tatayamon, iguaning date na doon. Uh-huh. Oh, so, yuan. Kaya minsan, iguaning yung iba-ibang way nin pag-deliver mo sa imong ka-argumento na dapat masabutan niya ang bigasabi mo and at the same time, di siya makukulgan maski adumang ka sa negative side. Correct. With humility. Oo. Na masasabi. With humility. Ang sabi po pa lang kang nag-text sa to kasubag o counselor, ang sinasabi niyang legacy, laudable legislation. Laudable legislation daw po nung ikaw ay isa pang PBM saka SB member ng Karamuran. So, laudable legislation. Siguro. So, mga naipasa mo ba ito? Ay, kadakol kong naipasa. Kasi, kasi nung nasa Karamuran ako, yung grupo ni me, kami ang nag-start na implementation ng local government code. Mm-hmm. Oh. Kaya permi kaming ang nature ka ito, yung mayor mi ka ito si Dipuntong Paking Idanan. Mm-hmm. Si Paking, yung makaluma ang sa inyong mga management style. Mm-hmm. Yung sa inyong liderato, yung makaluma. Ako ina-apply ko yung kung ano ang napapaloob sa RA 7160, mm-hmm. yung local government code. Kaya every time na ako igwan yung manifestation sa habang naga-delibati kami sa Sangguni ang Bayan, mm-hmm. pirming suportado yan ning mga artikulo, section kan local government code. Mm-hmm. Oh. Kaya minsan, nakukuligan sa ko yan si Mayor. Kahit pirming sa pirming, ako bigay-iwal ni Mayor eh. Dahil sabi nga ni sa ko ni Angelo, ayan sabi si Nila Sansa, anuan si Mr. Local Code. Oh, kung kaito sa Senate, na si Dipunto Ernie Masida, mm-mm. sabing yung maurag bagang legislator yon, maurag na senador. Ernie Masida. Yan masakarumura, si Nila Sansa. Pirming, pag nagataram ako, pirming gasite ako ng mga provision mm-hmm. para ati supportado ko yung akong mga bigataram. Yan ang style ko. Mm-hmm. Oh. And then, luway-luway na ang munisipyo nin Karamuran ka ito, nasusundan na yung bagong implementation kan local government code. Mm-hmm. Oh. Iguan na dyan yung mga given ng mga dapat na gibuhon na magpasar ka ni sarong arog ka ini, tayo ini ang dapat na susundo ni munisipyo para magdakula, maghalangkaw ang income kan munisipyo. Mm-hmm. So, kumbaga, dahil po sa imo, kumbaga kung yan, na-upgrade. So, lumang, kung sa pamumuno kayo ito ni Mayor Dipuntong Idanan, uh-huh. kumbaga so pinapatupad niya so luma, uh-huh. dahil sa imo na paghinugot, apod ka yan, so paghinguha, na-i-apply mo yung dapat, so ano na ang tama? Kasi dakol kaya ng mga functions ni na legislator na ang huna niya, day na dapat mag-aagi sa sanggunian. Mm-hmm. Oh, kaya ito permi biga correct ko ito. Nasabi ko ay. Dapat igwang suportado sabi ko ng resolution ni sanggunian bayan. Permi with the concurrency, igwan din mga provisions na igwang mga bagay na bigagibo ang chief executive na dapat suportado ning resolution. Mm-hmm. Ta igwan din ning mandato sa ayaw nandiyan nakakapaloob sa samuyang duties and function. Mm-hmm. Oh. Kasi kumbaga siyempre, kung sala, kung sala, re-reparuhon mo. Mm-hmm. Then, ito tabi ang tama. Okay. Kasi kumbaga kayo ang August body, legislative body, kung baga sa bangka, totoo ba yun na kamo ang gasagwan o timonero ang apod kayan? May nadangkong kaya ako kaya. Hindi, ang function kasi ng legislator is check and balance. Mm-hmm. Ang chine-check and balance namin dyan, yung function ng executive. Kasi pag daing legislator, siyempre, baad mag-abuso man ang chief executive. Ah, okay. Oo. So, igunin mga
iguanin mga bagay na halimbawa pagtaon ng authority sa mayor, pag ma-issue siya ng permit, mm-hmm. ma-issue siya ng kontrata, perming maagi sa sindo ng bayan. Yun, yung mga bagay na yon, yun ang minsan, bigap koreko ka ito na masabi yan si Pakig, si Neil Asan, sa puro na sana ako pigapakiaraman. Sabi ko dahi, kasi kumbaga ginagawa mo lang. Biyagibo ko sana ang trabaho ko, ta iyo ini ang mandato kan sa tuyang bagong local government. So iyan, saro iyan sa mga, bigas, isasabi ko na legacy ko sa karamuran na at least yung una, na from 1992 to 1995 sa term ko, talagang nagkaigwanin pagbabago sa dalaganing administration. Administration sa karamuran. Okay, ito muna, mabasa kita kang text message. Magayon po, Councilor. Kadakol kitang nanonoodan, ano, kumbaga, sa imo na mga patara-tara sa istoryahan ta, kadakol akong nanonoodan, kumbaga, fruitful ang istoryahan ta, not only to me, but for sure duman sa mga nagdadangog sa tuya ngunyan. And igwa po sa tuyang nag-text digdi, hali sa 9230, sabi, may binanggit po siyang barangay sa Banuaan ng Verac, pero siguro, to protect also your barangay, daiko na lang po siguro ini sabihon kasi without proper investigation man po ini, baga makakaraot man po ini sa barangay na ini kung ibanggit ko ini, maiwasan ta na muna ini. Sabi da digdi, sa sarong barangay Canverac, ang ina, ang barangay treasurer. Pero ang acting treasurer, so aki niyang babayi. So, aki pati ang garilis at gapermaning barangay certification gamit lang pangalan ng ina niya. Tama daw tabi iyan. So, nakuha mo po ang kahaputan, Councilor. Sabi da digdi, ang barangay treasurer daa sa sarong barangay, ang ina. Mm-hmm. Pero parang ang... ang gaakto so aki. Opo. Tapos iyo pa ang gaperma in a name of the barangay treasurer. Ano kaya ang masasabi mo digdi sa bagay na ini? Siguro naarog niya yung permanent mother niya. Mm-hmm. Ino-authorize siya yung aki niya in her behalf. Mm-hmm. Oh, siyempre, ano man ang mangyari, sasagutin niya ito kan sa inyong magurang. Pero dahi dapat. Dahi dapat kung si siya ang lehitimong treasurer, iyo dapat ang mag-ibo. Mm-hmm. Oo. Kung dahi siya batid, magpatutoy sa duma sa aki, batid sa aki. Mm-hmm. Pero as long as na biga honor kan sa indang council, dahi ning problema yon. Pero yung certification na biga sabi mo, dapat ang ga-issue ng certification is the secretary. Okay. Tama. No. Hindi yung dapat talaga hindi secretary. Yung treasurer. Yung secretary ang ma-issue ng certificate, yung certification fee, mapunta sa treasurer, ta doon babayadan. Okay. Yan ang tamang protocol o proseso. Okay. Pero siyempre pando siguro sa barangay, bigay huron-huron na senda, yung treasurer, mabayad man sa nangyay sa imo, ika na sa nangyay ang ma-issue ni certificate. Pero dapat ang ma-issue kaan, ang mag-ibon ng certification, barangay secretary, ang ma-approve ka yan, prepared by the secretary and then approve kan barangay captain. So malinaw po siguro duman sa nag-text. Ano? And igwa pa digde, sali sa 5361, good AM po, DJ. Masaya po ako na narinig ko boses dati ng karamuranon. Mabuhay ka kahit kilan, kau pa din ang susuportahan namin. Dito na rin kami nakatira sa SIV 5 years na po. Basta kayo po ang idol ko. Salamat sa Mudyo family ng Milabiga. O para po ini siguro sa imo, Councilor, from sa Mudyo family po. Ayo, salamat sa Mudyo family. In fact, doa ang padi ko dyan na sa Mudyo. Okay. Sa barangay ni Milabiga. Tapos, igwa pa digdi. Hain na ito. Kadakol pa, yan yung mga text. Kadaklan pa, ano digdi. So, ang iba, text message pa sa programa ni Sir Alan. Anong oras na baka maka... okay. Siguro, ano na kita kang oras? Oh, ano? Magayon na. Igwa ko kaya digding nabasang magayon na text message. Dahil ko lang hanapon ko daw ining. Igwa digding nabasa na magayon na mensahe. Kaso kadakol ning ano, nag-arabutan ng message ini dahil pa ini sa ano, ni Sir Alan. Last na lang. Hain na daw ito.
So siguro mataon na kita ng parting word. Sige po, ay sige po. Sige po siguro. Kaipuhan na po siguro. Patapos na ang oras ta. Opo, siguro po. Sige, moment muna po muna siguro magtaon ng parting word. Sabi ko nga ni na saro man na undra para sa kuya na natawan mo ko ning time na makaibahan mo digdig sa imong programa na at least siguro maski diit sa naman makatao man kita diit na inspirasyon. Mm-hmm. Oh. And then sa satuya po mga kababayan sa karamuran maski uya na tabi ako ga serbi sa birak day man simpre ako nakakalimot diyan sa karamuran. Bukas man simpre ang sa kuyang harong, bukas man tabi ako sa indo kung ano man po ang pwede kong maituwang sa indo. Oh. Kung ano ang bigataong tuwang ko digdi sa munisipyo ni Birak, ganun din ang pagtao ko maning tuwang dyan sa munisipyo ni Karamuran. Okay. Dahil day ko pwedeng ringawan ang sakuyang kinamundagan na munisipyo. Okay. So, parting words, yan na lang po ang ano pa ang mga pwedeng maitaotang pabation sa madali ng pagpiesta baga sa Karamuran. Sisa, just approach me kung ano man nabigahiling mo na maitutuwang ko sa inyong activity. Mm-hmm. Sa Uswag Karamuran, manunungod sa paggilumdum kan sa tuyang kapistahan diyan sa munisipyo ng Karamuran. Mm-hmm. And siguro bago kita magtapos, I'd like to greet also my wife. Mm-hmm. Siguro gadangog siya ngunyan. And mm-hmm. then my daughter. Mm-hmm. And then ang sa kuyang mga amigo. Okay. Ang sa kuyang mga kailibahan dyan sa sanggunian ang bayan. Mm-hmm. Na puro man mga aralisto. May programa din po kamo, Gushain Birakya on po man yung digdibaga sa ano. Siguro sa Kimeyor. Opo. Kimeyor siguro. Siguro magkaiwan man lamang ang sanggunian ang bayan. Oh, para at least supposed to be. Para permi man kami makapaabot man kamo. Paabot man kami kung ano ang nagiginibuhan kan sanggunian ang bayan. Mm-hmm. Looking forward for that kasi magayon talaga at least maipaabot man nindo ang mga ginigibon nindo diyan. Dapat kasi kung ang probinsya nga ni sanggunian ang panlalawigan nagmaigot sila na magkaiwan ng programa para maipaabot. How much more kaming sa Birak na ang coverage actually kan sa inyong programa inot na nakakadangog ang munisipyo ng Birak. Correct. So dapat kaya sabi ko sana mag letter of intent si manager sa sanggunian ang bayan para at least siguro makasabi ako sa kailiba ko na dapat igwa kita ning date na time o oras ng programa sa radio periodiko. Ah, very good po yan. Looking forward for that. Mm-hmm. And siguro bago kita magtapos, basahon ko lang muna ining last message. Sabi, with the launching of radio program Uswag Karamuran aired in the island's number one radio station, serves as a guide to every department offices of the Karamuran. Of the Karamuran, LJU as well. Sabi niya. So, thank you po duman sa nag-text. And looking forward po sa mga masunod and abangan po nindo sa sunod na Sabado, May 6, ang makakaibanan ta po daing iba ang provincial assessor na si Mrs. Milagros Sabalas Sarmiento. Sadu man po siya na Karamuranon and siguro follow sa tax amnesty na napag-ulayan na muuya, makakatao siya ni Linaw. Ay, ano pala ito? So, pigtext ka sa bago sabi iba. With the launching of radio program Uswag Karamuran, aired in the island's number one radio station, serves as a guide to every department offices of the Karamuran LJU as well as an inspiration and challenge to every Karamuranon to give and share their best ability in transforming the municipality of Karamuran a better place to live on. To every Karamuranon, continue showing your support to this non-government organization. More power to Uswag Karamuran. Thank you very much po. Hali po yan sa number 291 to. So, kadakol na kitang na utang na oras din sa satuyang programa. Kadakol pa ko na kitang dapat pag-uro istoryahan. Pero mamamaaram na pong pansamantala ang Uswag Karamuran.
And sa giraray, ini po ang sa indong lingkod daing iba si Miss Cesalyn Atoli. And magkaibanan giraray kita sa masunod na Sabado. And abangan si Miss Milagros Sarmiento magiging gesta. And bago po ako maghali sa kuya pong iwawalat giraray sa indo ang kasabihang, don't let the problems problems you. Let the problems problems the problem. Sa liwat, ito po si Cesalyn Atoli nagsasabing, Diyos ang magbantay. Bye-bye and see you on next Saturday. Dapat mapansin at